Magandang araw po sa inyo lahat mga ka-relatives. And welcome back po muli dito sa aking channel. So andito po tayo ngayon sa ating kamatisan. Ayan po yung ating tanim. So noong March 25, nag-transplant po tayo ng kamatis. At noong March 29 naman, tayo po ay nagdilig ng pataba o yung tinatawag nilang drenching method. So ipapakita ko lang po sa inyo kung anong naging epekto ng pagdidilig natin ng pataba dito sa ating tanim na kamatis. Ito na po yung ating tanim na kamatis, mga ka-relatives. Kung mapapansin nyo, ibang-iba na ang itsura ng ating tanim simula noong March 29 hanggang ngayong April 9. Tumaba, lumapad ang dahon at lalong naging berde, mga ka-relatives. So, ayan po yung epekto ng ginawa natin. Ang pagdidilig ng pataba o tinatawag nilang drenching method. At ang gagawin po natin ngayong araw mga ka-relatives ay ang tinatawag po naming sarado. So isa ito sa paraan na ginagawa namin para lalong gumanda at dumami yung bulaklak at syempre dumami na rin yung bunga ng ating tanim na kamatis. Tulad nito mga ka-relatives, oh, kung makikita nyo yung ating kamatis ay lumalabas na yung ugat dito sa kanyang katawan. Kaya kailangan natin siyang saraduhan para matabunan yung ugat at isa rin yan sa mga tumutulong sa ating tanim para lalong gumanda at mas maparami pa yung pagsipsip nila ng nutrients dito sa lupa. At ang pagsarado po mga ka-relatives ay sasabayan po natin ng pataba. So ang gamit po nating pataba ay Atlas Perfect Grow 3414 at saka markang bulaklak 0060. So pinagsama ko na siya at ang ratio na ginawa ko dito ay 2:1 po mga ka-relatives. Halimbawa kapag ka per kilo ang ginawa mo, 2 kilo na Atlas Perfect Grow 3414 at saka 1 kilo naman dito sa 0060 na markang bulaklak. So i-apply po natin 'to mga ka-relatives. Tulad nito. Ayan, ikakalat lang natin siya. Ayan. Ayan. At saka natin siya tatabunan ng lupa. Sa pagsarado po mga ka-relatives ay kailangan po natin gumamit ng asarol o yung tinatawag naming grab hoe dito sa amin. So ito po yung gagamitin natin para pantabon dyan sa pataba at saka dyan sa puno ng kamatis. So sa mga farmers na gustong gumaya sa ginagawa ko ay dubling ingat lang po dahil hindi rin po basta-basta ang paggamit nito at maaaring matamaan ang ating pa at maging dahilan ng ating pagkasugat. So panoorin lang po ang ating video hanggang dulo at sana po ay may mapulot kayong idea dito sa ating ginagawa at kung paano ang pag-aalaga ng kamatis.
Yan po mga karlatibs ang kinalabasan ng ating ginawa. Ayan, kung mapapansin nyo, mayroon siyang kanal sa pagitan ng dalawang tubling. Ayan. At dito rin sa loob, dito ay may kunting kanal. Ayan o. Para pag magdilig tayo, hindi matatapon yung tubig. Para yung pataba na nilagay natin, didiretso lang siya sa ilalim. At yun yung kakainin ng ating kanin. Ayan. Ganda mga karlatibs. Gandang tingnan pagka ganitong nakasarado. So yung iba hindi ko pa natapos. Ayan po. Yung marami-rami pa. So ang epekto nito mga karlatibs ay makikita natin within 7 days. So papakita ko pa rin sa inyo kung anong pagbabago ng ating ginawa ngayon hanggang sa ikapitong araw nito. So abangan nyo po ang upload natin mga karlatibs tungkol dito sa ating tanim hanggang sa paglalagay ng balag, pamimitas, pag-spray. Ayan, abangan nyo po mga karlatibs. At syempre maraming salamat po sa inyo lahat mga karlatibs sa inyong solid na pagsuporta at pagsubaybay. Ayan, sa mga bago pa lang dyan, ay huwag nyo po sanang kalimutang i-like, i-share at i-subscribe na rin at pindutin ang bell button para ma-update po kayo sa mga susunod nating uploads na nangyayari dito sa ating tanim na kamatis. So maraming salamat po sa inyo lahat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na uploads. God bless po at mabuhay.